Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 2, 2024 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon or ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Tropical Storm Enteng. Bahagya nga po nag-intensify at bumagal din ang pagkilos ni Bagyong Enteng habang binabaybay pa rin ito yung karagatan, silangan ng Bicol Region. At huli nga po itong namataan sa over the coastal waters ng Binzons, Camarines Norte. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan po ay nagdudulot pa rin ito ng mga halos tuloy-tuloy at mga malalakas na bagulan dito sa area ng Bicol Region at Quezon maging sa malaking bahagi pa po ng Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman po ay patuloy pa rin umiiral dito sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas kung saan magdudulot din po ito ng mga bagulan dito sa may kanlurang bahagi ng central at southern Luzon maging dito din sa area ng western Visayas. So pag-iingat pa rin po para sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Enteng, generally ito ay kikilos pa din pahilagang kanluran in the next 24 hours at posible po itong maglandfall dito sa Isabela, Cagayan area mamayang hapon or gabi. At kapag nga po nagkaroon ng shift or mas westward shift itong si Bagyong Enteng, ay hindi rin po natin inaalis na yung possibility na ito ay maglandfall dito naman sa northern portion ng Aurora. Samantala, bukas naman po ng umaga, ito ay kikilos naman pa kanluran, hilagang kanluran at hindi rin natin inaalis yung posibilidad ng another landfall dito naman sa area ng Babuyan Islands kung saan kapag nga po itong si Bagyong Enteng ay binaybay na nito yung Luzon Strait by Wednesday or from tomorrow hanggang Wednesday ay posible din po itong bumagal yung pagkilos nito habang mag-i-intensify pa. Samantala, si Bagyong Enteng, after noon ay patuloy naman po itong kikilos ng west-northwestward habang bumibilis na pumuli yung pagkilos nito palabas ng ating area of responsibility. At ayon nga po sa ating latest analysis, nakita natin na lalabas ito ng ating area of responsibility by Wednesday evening to Thursday early morning. At kapag nga po nagkaroon ng mas westward shift si Bagyong Enteng dahil nga po sa developing ridge of high pressure area sa hilaga nito, ay posible po yung increased amount of rainfall dito po sa area ng mainland Luzon. And also para naman sa ating forecast intensity, until Tuesday nakita natin na mananatiling tropical storm si Bagyong Enteng and by Wednesday naman ay posible po itong mag-intensify into a severe tropical storm. Samantala, by Thursday or Friday naman kung saan nasa labas na ito ng ating area of responsibility ay posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category. At dahil nga po nasa may karagatan pa itong si Bagyong Enteng ay hindi rin po natin inaalis yung posibilidad ng further intensification dahil po yan sa favorable conditions. At muli po, nakita nga po natin generally, si Bagyong Enteng ay kikilos pa north, pahilagang kanluran habang binabaybay pa rin po nito yung silangan ng Luzon. At nakita nga po natin yung posibilidad ng landfall dito sa may Cagayan, Isabela area. At kung magkaroon po ng mas pakanluran na movement nito, na maglalandfall naman ito dito sa may northern portion ng ito'y binabaybay yung silangan ng Luzon, either ito man ay maglandfall or lumapit lang dito sa silangan ng ating bansa, is patuloy nga po ito pa rin magdudulot ng mga pagulan, mga malalakas po na pagulan, lalong-lalo na yan dito sa may silangan ng central at southern Luzon, maging sa malaking bahagi din po ng northern Luzon. So generally, si Bagyong Enteng po ngayong araw is magdudulot ng mga malalakas na pagulan sa malaking bahagi po ng mainland Luzon. Bukod po dyan, nakita din po natin itong areas under shaded yellow. Ito naman po yung mga areas na makakaranas ng mga maximum winds na dulot ni Bagyong Enteng. Kung saan, sa kasalukuyan nga po ay meron tayong nakataas na wind signal number 2. Dito yan sa northeastern portion ng Camarines Norte. Sa north
northeastern portion ng Camarines Sur, maging sa bahagi din ng eastern portion ng Cagayan, sa eastern portion ng Isabela, maging sa Polillo Islands, sa eastern portion ng Quirino at sa eastern portion din ng Kalinga. Samantala, wind signal number 1 naman ang nakataas sa southern portion ng Batanes, sa eastern portion ng Ilocos Norte, eastern portion ng Abra, sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, rest of Cagayan, rest of Isabela, maging sa nalalabing bahagi din ng Quirino, sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, maging sa nalalabing bahagi pa ng Aurora, sa eastern portion ng Nueva Ecija, sa eastern portion ng Bulacan, maging sa eastern portion din ng Rizal, at sa silangang bahagi din ng Laguna. Samantala, meron din po tayong nakataas na wind signal number 1 sa northern at southern portions ng Quezon, maging sa bahagi din ng Marinduque, rest of Camarines Norte and rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, maging sa northern portion ng Masbate.